Kung EPS worker ka sa South Korea, huwag po tayong basta-basta magbabakasyon sa ibang country. Baka matulad po kayo dito sa kababayan natin na nagbakasyon lang sa ibang country, hindi na nakabalik ng South Korea. Kailangan na nilang mag-force exit pauwi ng Pilipinas. So yan po yung malalaman ninyo sa video na ito. Few months ago po kasi merong humingi po sa akin ng tulong na mga kababayan natin. Bagong dating lang po sila dito sa South Korea. Dalawa po sila. Pagdating nila sa company, yung company meron po silang libreng pabakasyon sa Vietnam. Pag po, yung mga employees pupunta ng Vietnam, lahat na sasama po doon, 100% wala po silang gagastusin. Ultimo ticket libre. So, ngayon, yung mga bago nating dating na EPS worker, dahil, syempre, privilege na nila na makapunta ng ibang country ng libre, sumama po sila dun sa pabakasyon ng company. Anyway, yung dalawang kababayan po natin, kakarating lang po nila ng South Korea. Yung isa po, na-i-apply na yung ARC niya, pero hindi pa po siya nare-release. Pagkatapos, yung isa naman po, totally, hindi po siya na-i-apply ng ARC. So, sa tingin nyo po ba, may idea na kayo kung bakit hindi na sila nakabalik ng South Korea after nilang pumunta ng Vietnam? Actually, yung mga EPS worker po natin, yung mga OFW natin, kapag pumunta po yan ng South Korea, meron po silang 90 days from the day na nag-entry sila sa South Korea para i-apply yung ARC nila. Doon sa ARC nila, makikita po doon kung gano'ng katagal sila mag-stay sa South Korea. Doon sa mga EPS worker, yung mga visa po na nare-receive nila sa Pilipinas, yan po yung visa para makapasok lang ng South Korea. Kung mapapansin niyo yung visa na hinahawakan nyo sa Pilipinas, nakasulat po dyan kung ilang months kayo maaaring pumasok ng South Korea. Kapag hindi po kayo nakapasok sa South Korea within that expiration, makakancel na po yung visa ninyo. Kailangan nyo mag-apply ng panibagong visa. Inuulit ko po, yung visa po na binibigay sa Pilipinas, yan po ay visa para makapasok sa South Korea. Yan po yung how many months lang kayo maaaring pumasok sa South Korea. Within that period lang kayo dapat pumasok. Anyway, nakapasok naman po yung kababayan natin. Kaya lang, tulad na sinabi ko, yung isa na i-apply na yung ARC, yung isa naman, hindi pa ina-apply yung ARC. Yung isa naman, na i-apply nga po siya, kaya lang hindi pa po lumalabas yung ARC po niya. So ano po yung ginawa ko? Kinontak po kasi nila ako while they are in Vietnam, kinontak po nila ako via KakaoTalk. So tinawagan ko po yung company nila kung ano po yung status. Tapos tinawagan ko din po yung immigration kung ano yung maaari nilang gawin. As per immigration po kasi, ang visa po na binibigay sa Pilipinas, one entry lang po yan. Ibig sabihin, maaari mo lang gamitin yung visa na yan isang beses. One entry, single entry. So, ibig sabihin, isang beses ka lang maaaring pumasok sa South Korea. Pero dahil nag-exit sila at pumunta ng Vietnam, kung babalik po sila ng South Korea, pangalawang entry na po kasi nila. So, hindi po sila pinayagan kasi yung visa po na nasa passport nila, single entry lang po yan. So in short, pabalik na po sila ng South Korea, na-hold po sila, hindi po sila pinapasok ng South Korea. So nag-stay po sila sa Vietnam. Nung tinawagan ko po yung company, hindi po sila aware na single entry lang pala yung visa na hawak nila. Kala nila okay na dahil nakapasok na sila sa South Korea, tapos na-i-apply na yung visa. Yung isa na hindi na-i-apply yung visa, wala na pong magagawa. Kailangan na po niya talagang mag-exit. Kailangan na niyang bumalik ng Pilipinas. Hindi talaga siya makakapasok ng South Korea. Anyway, kapag nag-exit po siya ng Pilipinas, kailangan niya mag-apply ng panibagong visa para makapasok sa South Korea ulit. Doon po tayo sa isa na in-apply yung visa, kaya lang hindi pa po lumalabas yung ARC po niya. Doon naman po sa isa na na-i-apply po yung visa, ang sabi po ng immigration, kailangan nating i-check kung na-approve ba yung visa niya bago siya mag-exit. Ganun po pala. Kailangan
Iba po kasi yung release, tsaka yung iba po kasi yung na-approve yung ARC mo, yung visa mo. Kapag yung ARC ni worker, yung visa niya, kapag yung E9 visa kasi pupunta sa South Korea, after 90 days mag-a-apply ng visa po yan, automatic meron siyang 3 years para mag-stay dito sa South Korea. Ang visa niya 3 years, multiple entry po yan, kahit magpabalik-balik siya, pwede. So ngayon, ang sabi ng immigration, kailangan natin ma-check kung yung visa po niya is na-approve bago siya lumabas ng bansa. So kailangan ma-approve mo na yung visa mo. Usually pag sa High Korea, ma-check nyo po yan. Pag lumabas na po yung expiration ng visa mo ay na-approve na, automatic na approve na po yung visa mo, hindi lang lumalabas yung ARC. So magkaiba po yon. Kapag si EPS po is na-approve na yung visa niya at hindi pa lang lumalabas yung ARC, tapos pumunta siya ng ibang country, yun daw po maaari pang makabalik. Kaya lang sa case ng kababayan natin, hindi pa po na-approve yung visa niya o hindi pa po na-approve yung ARC niya, lumabas na po siya ng Korea, pumunta na po siya ng Vietnam. So ano po nangyari? So in short, kapag po kasi na-check na immigration na hindi pa po, pag in-apply kasi yung visa niya, i-check po nila kung nasaan yung worker. Kapag yung worker upon their checking is wala po dito sa South Korea, automatic hindi po ma-approve yung ARC ni worker. Yung visa po niya hindi ma-approve. So in short, itong kababayan natin na isa na kahit in-apply po yung ARC po niya, kahit meron po siyang resibo galing sa immigration, pero dahil hindi po na-approve yung visa po niya, kanselado po yung visa niya. Kanselado yung ARC, hindi po lumabas. So, ano po nangyari kay worker? So, yun po, parehas po sila na hindi pinayagan ng Vietnam na makapasok sa South Korea. So, from Vietnam, nasa Vietnam sila, kailangan nilang mag-exit, kailangan nilang umuwi ng Pilipinas. Pag nakauwi na sila ng Pilipinas, dahil kanselado na po yung visa po nila, kailangan nilang mag-start from zero. Kailangan nilang mag-apply ulit ng visa papunta ng South Korea. Question, ma'am, kapag po ba nag-apply ng visa, makakabalik pa ulit dun sa company? Hindi na po. Yan po is as per their employer. Sa employer po mismo yung nanggaling. Na uuwi yung mga EPS workers sa Pilipinas, mag-a-apply ulit sila ng bagong visa, pero hindi na po sa kanila. Random po kasi yung pagbibigay ng employer, so hindi po na nila makukuha yung EPS. So unfortunately, yan po yung nangyari sa kababayan natin. So I made this video para maging aware po yung mga kababayan natin na kapag bagong dating dito sa South Korea, kung hindi pa po dumarating yung inyong ARC, wag po kayong magbabakasyon sa ibang bansa. Kasi ako din po, first time ko pong nalaman. Ako din po, marami din po ako hindi alam na nalalaman ko lang siya during these activities ko. Na yung visa po pala na binibigay sa atin sa Pilipinas, single entry lang po yan. So isang beses ka lang papasok ng South Korea. Kapag lumabas ka, hindi ka na ulit makakapasok. Gamit po yung visa na yan. So sana clear po yan sa atin. Annyeong!